maraming mga protocols ipapatupad sa inyo. Saan man kayo sa parte ng Pilipinas, sa LGU nyo, may mga ordinance yan. Kaya nga ang naging focus ng palabas natin is Constitution. Lahat yan dapat nag-agree sa Constitution. Kaya nga, importante na alam ninyo ang laman ng Constitution. Nilahad na namin sa inyo ang laman ng Constitution. Nilahad din namin sa inyo ang karapatan ninyo na ayon sa Constitution. Lahat ng kumontra dyan na batas, ordinansa man yan, resolution man yan, ay dapat nag-agree sa Constitution. Pag hindi yan nag-agree sa Constitution, yan ay mali. Pag yan ay mali, yan ay dapat labanan. At ito na ang panahon na labanan yan. Declaratory relief. So huwag kayong pahinaan ng loob kasi ang dami mga, ibabatuhin kayo ng mga iisang batas lang ang kailangan nyo tandaan, yung saligang batas lang. Hindi nyo na kailangan masterin yung ibang batas. Yung mga bagong memorandum na hindi nyo na kailangan masterin, masterin nyo ang Constitution. Ilang provisions na nga lang ang binigay namin sa inyo eh. Para yun ang tandaan nyo, yun ang ibato nyo sa kanila kapag kayo ay inaabuso. So tatandaan nyo yan, no? Huwag kayong matakot mga sasabihin may mga lockdown. Kayo mismo mag-isip sa sarili nyo. Nilalabag ba niyan ang karapatang pantao nyo na pinoprotekta ng Constitution? Pag nilalabag din yan, edi labanan na yan. Pwede yung labanan. Pwede yung dalhin sa korte. Ganun lang kasimple yan. Huwag nyo nang gawing komplikado. At simple-simple lang po nang gagawin nyo. Babasahin yung Constitution. Ngayon, pag hindi nyo maintindihan dahil English, i-Google nyo lang. Walang problema. Kung hindi pa rin maintindihan, nandito ang GM. Tanungin nyo kung ano ba ibig sabihin nito. Balikan ninyo yung mga nakaraan naming videos at malalaman ninyo kung paano nyo gagamitin yung mga provisions ng Constitution. So lahat yan, lahat ng gagawin ng gobyerno, lahat ng LGU manan o national o regional o local government, lahat yan, susukatin niya lagi yan sa Constitution. At kapag lumabag yan sa Constitution, yan ay mali. At yan ay pwedeng labanan. Yan ang tatandaan ninyo. Simple lang ang tatandaan nyo, yung Constitution lang. Hindi nyo kailangan maging abogado para malaman nyo yan. Ang simple-simple niyan, kayang-kaya nyo yan. At pag nakita nyo may paglabag, nandito naman kami, ibibigay namin sa inyo. At pag may nilabag sa karapatan ninyo, meron kayong karapatang lumaban. At dapat kayong lumaban. Huwag kayong gumawa. Huwag kayong reklamo na reklamo. Kumilos kayo. At meron paraan naman eh. Andito na yung paraan. Binibigay na namin sa inyo. Nasa kamay ninyo. So, alam naman natin, yung mga maraming comments yan, mga paulit-ulit lang, alam na natin lahat yan. Napakahirap labanan ng simpleng katotohanan. At ang simpleng katotohanan, meron tayong karapatan sa Konstitusyon na dapat ipaglaban. At pag nilalabag na ang ating karapatang pantao na nakapaloob sa Konstitusyon, yun ay mali. So ganun din ang ating pinaglalaban sa mga korte. So ngayon, matatakot kayo. Baka mamaya, korap na ang sa korte. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Mahirap kalabanin kahit gaano ka korap. Pag ang pinresenta natin ay napaka-simple, napaka-obvious na katotohanan at tama, mahirap kalabanin yun. Pag nagiging komplikado, gawin yung komplikado, nagkakaroon pa sila ng butas na gagamitin para wag ibigay yung tama. So, ibabalik natin sa basic. Huwag kayo masyado ma-impress sa complicated. Ang kailangan, ang totoo, ang pinakamatalino, ang pinakamahusay ay binabalik lagi sa simple. Ibalik natin sa simple ang usapan kung may paglabag ba sa Constitution o wala. At alam nating meron. Kaya manalig tayo na tayo ang papanigan. Huwag kayong panghinaan ng loob. Nandito kami, pero kailangan yung kumilos. Kayo pa rin ang magpa-file niyan. Kayo pa rin ang haharap sa korte niyan. Kayo ang magpro-protect na sa sarili niyong anak. Huwag niyong iasa sa iba. Dahil kung nagdududa kayo sa justice system, magduda na rin kayo kung may ibang kikilos for you. Kaya, total, nagdududa na rin lang naman kayo. Di kayo na ang kumilos. At tinuturoan na namin kayo kung paano kumilos. Tama?